Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba sumagot sa isang interview. Sa katunayan, wala naman talagang tama o mali sa pagsagot sa mga interviews. Ang importante dito ay kung sa paano mo ito sasagutin at ang bawat punto ng iyong mga sasabihin. Ano-ano nga ba ang madalas na tanong sa isang interview? Maraming topic ang pupwedeng masaklaw ng isang interview. Halimbawa, initial interview. Ito yung interview ng aplikante at ng recruiter. Meron ding tinatawag na exit interview. Ito naman ay ginaganap ng isang HR at ng empleyado na nag-file ng resignation. At napakarami pang iba. Ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang initial interview. Ang mga sumusunod ay ilan lang sa mga tips at maaari tayong magkaroon ng part 2 sa hinaharap. Para naman sa patuloy na kaalaman, mag-subscribe kay Proud CQ para hindi mahuli sa mga bagong videos. Kapag nakapag-apply ka na sa isang kumpanya at gustong-gusto mong maging parte nito, unang-unang kailangan ay dapat buo ang loob. Sa pag-a-apply ng trabaho, pinapakita mo rito ang pinagkaiba mo sa iba para kunin ka nila. Tandaan na kapag hiring ang isang kumpanya, kailangan nila ng mga bagong taong tutulong. Tutulong sa pagpapatakbo nito. Kaya kung sasagot sa isang interview, mabuting magkaroon ng mga sagot na maaaring makatulong sa pag-unlad ng isang kumpanya. Ang pangalawa, maging totoo sa sarili. Nang sa gayon ay anuman ang itanong sa iyo, masasagot mo ito ng walang duda. Ang pagsisikap na magbigay ng mga sagot na sa tingin mo ay gustong marinig ng kausap mo kaysa sa kung ano ang tunay mong iniisip o kung sino ka talaga, ay magdudulot sa iyo ng problema sa hinaharap. Ang trabaho at cultural fit ay mahalaga sa tagumpay sa anumang posisyon. Kaya, mas mabuting malaman sa panahon ng interview kung hindi ka natutuwa sa kultura ng isang kumpanya upang hindi magdulot ng maagang paglisan. Ang pangatlo, huwag magbigay ng mga impormasyon na hindi kailangan. Ang isang interview ay hindi kailangang detalyado. Dapat dito may sense ang mga lalabas sa bibig mo at tiyakin na nasasagot ng tama ang naitatanong sa iyo. Dahil kung hindi tutugma ang iyong mga sagot, maaaring isipin ng iyong kausap na kinakabahan ka o kaya naman ay nagsasabi ka ng mga maling impormasyon. Tandaan, ang ibig sabihin ng hindi kailangang detalyado, huwag nang ibahagi ang mga bagay na hindi naman kabilang sa dapat na sagot sa isang tanong. Ang pang-apat, mag-practice muna bago ang aktual na interview. Walang masama sa paghahanda sa anumang bagay. Sabi nga nila, kung alam mong hindi ka magaling sa isang bagay, maaga pa lang ay practicein mo na ito. Normal at natural na kabahan na may kasamang utal-utal na pagsasalita sa isang interview. Ngunit maaari itong mabawasan sakaling nagsanay ka na bago pa ang aktual na interview mo. At ang panglima, manatiling focus. Marami sa atin nawawala talaga sa focus kapag nandoon na sa sitwasyon. Para ma-practice ito, kinakailangan mong i-motivate ang sarili mo dahil wala nang tatalo sa isang taong alam kung ano talaga ang gusto. Tignan ang dahilan mo kung bakit ka nakarating sa isang interview at tapikin ang sarili. Isiping mabuti ang dahilan kung bakit ka naroon sa sitwasyon na iyon. At huwag na huwag magpapakain sa emosyon. Ang takot ay isang uri ng emosyon. Kailanman ay hindi maganda ang dulot kapag emosyon lang ang pinairal ng isang tao.
Mabuting balansihin ang emosyon at ang isipan upang maging mas maliwanag ang mga sagot na inaasam.